after 4 days, 4 to 5 days yun yung pinakamatinding sakit ng ulo na naranasan ko. Na talagang parang gusto mo nang iuumpog yung ulo mo sa pader at basagin na lang. Magandang araw mga kalupa. Today is Friday, April 23, 2021. This is my second day here in quarantine facility for COVID-19 positive patients in Alwocaer in Alwocaer. It's very far from Doha. So far, I got tested positive last, kailan ba yun? Two, three days. Kailan ba ako nagano? 19 yung result ko. So, pang fourth day na. So, 19 yung result ng swab test ko na nakita sa so sa Etiras na pula yung aking ang aking swab test result. Papakita ko sa inyo yung Etiras para maniwala kayo. Ayan oh, pula. Ayan, nagdadala sila ng pagkain. So pula yung Etiras ko mga kalupa. So si kabayan frontliner ng ano. Yung mga masisipag na frontliner. Kita nyo naman ang hirap ng buhay ng frontliner. Nagdadala sila ng pagkain. So ay nako. Pero so far kukwento ko lang sa inyo guys na nung bago ako magpa swab test. Araw ng Biyernes 'yun eh. Pagising ko ng umaga, nagano na yung parang feeling ko nilalagnat ako tapos umuubo-ubo ako. Nagising na lang ako na ganun ng sitwasyon ko. So pagdating ng ano nung Saturday, hindi ko pa inano yun. Inaano ko pa ng Saturday. Nagpa-check up na ako sa Alsapa Polyclinic. Ngayon, chine-check up yung dugo ko, kinuha yung blood sample. Kasi sa Alsapa walang hindi sila nagsaswab test doon. Pag mag-swab test ka doon, may bayad. So, ang kinuha sa akin, sa health card ko, sa health insurance, blood test, extraction ng blood test, para i-check kung ano yung mga components ng blood, bakit anong nagkukos yung sakit na nararamdaman ko. So, ayun, nakita nga na merong isang virus, na unknown virus, na inatake ang immune system ko. Kaya yung immune system ko may nilalabanan niya yung virus na yon. Ngayon, ang nangyari nag-recommend yung Alsapa ng tawag nito ng swab test sa Hamad. So hesitant akong pumunta, binigyan ako ng 2 days na leave. Sabi ko, kababakuna ko lang, baka epekto lang ng bakuna na first dose. So hindi muna ako pumunta. Hindi ako nagpunta sa swab test. Tinapos ko muna yung 2 days na sick leave. Tapos pumasok pa sa opisina pero nag-social distancing na ako sa mga kasama ko doon. Kasi ala parang feeling ko nga may tama ako. Kaya lumayo ako sa kanila.
Ayun, kinausap ako ng amo ko na magpa-swab test na lang. So, ano, ayun, pumunta ako, nag-swab test. After Sabado yun, Sabado. Hindi, Sabado, pumunta ako sa APA. Sunday, leave ko. Monday, pumunta na ako ng Hamad. Nag-swab test na. Tapos Tuesday na umaga nag-red na agad yung eteras ko. Kinabahan ako lalo. Pula na. Nagulat ako, pula. Nang ina, sabi ko, patay, COVID. So, ayun. Nagkaroon ng pressure dun sa tinitirahan ko ngayon. Gusto nila akong patalsikin dun. Out. Hindi pwedeng mag-stay kasi parang kaya ko naman yung sarili ko na hindi pumunta sa hospital. Parang hindi naman mahirap yung kalagayan ko. Parang ano lang, parang normal na ubo lang. Hindi naman ako, yung unang araw lang ako nilagnat, tapos nung nag-check ako sa Alsapa, 37.9, hindi pa umabot ng 38 yung lagnat ko. So parang sinat lang. Pero di unang araw ko, sabi ko nag-request ako sa Hamad na kukunin ako. So pumunta nga taga Hamad, kinuha ako. Tapos tinanong ko yung driver, saan niya ako dadalhin. Sabi niya, sa Umsalal daw. Eh yung Umsalal yung quarantine ng mga labor. Double decker yung mga ano na ilang rows na bed, tapos open. Tapos parang ano, parang mga preso lang. Yung mga ano doon, yung mga beds nila. So, sabi ko, balik ako sa taas. Bumalik ako. Sabi ko, hindi. Hindi na ako ano. Hindi na ako sasama sa inyo. So, hindi ako nakaalis nung araw na yon. Sumunod na araw, ano na, tawag nito. Talagang kinukulit na ako ng mga kasama ko sa bahay na dapat nagpa-quarantine na lang ako. Siyempre, naiintindihan ko naman na worries nila na baka mahawa sila. Siyempre, di ba? Tama naman. Pagka ganun, may kasama ka, umalis ka na lang. Pero hindi ko kasi, ayaw ko yung lugar eh. Pagdadalan sa akin, mas magkakasakit ako dun. So, ang ginawa ko, tumawag na lang ako ng emergency. And ang purpose ko ng pagtawag ng emergency, para makita yung, ma-check up yung mga vitals ko, yung mga, ma-check nila yung dugo ko, lahat-lahat, di ba? Para magdadaan ka sa proper na treatment ng doktor. So ayun, nagpa-ambulansya ako. Pagdating ko ng hospital, chinek lahat, ECG, lahat, pati oxygen level, mga ganun. Ayun si kabayan, no? Para kami mga zombie dito. Musta? Lumalakas ka na. Ayos. Ayun. Hey, kabayan. Ngayon, na-check na lahat. Sabi ng doktor, eto na naman ang gusto kong magpa-quarantine. Pero nung pagkatapos ng check-up ng sa akin ng doktor, sabi sa akin, pwede ka nang umuwi. Doon ka na lang sa bahay mag-quarantine. Sabi ko, hindi pwede. Wala akong kasama sa bahay. Kaya gusto ko ako mag-quarantine ako sa facility ng gobyerno. So dahil kinausap ko yung doktor na gusto ko ng facility na mag-quarantine, pumayag naman. Pero hindi ko in-expect na dito ako dadalhin. Kasi tanggap ko na if doon ako sa Umsalal dadalhin, tatanggapin ko na lang. Kaysa naman bumalik pa ako ng bahay, magagalit pa sa akin yung mga kasama ko sa bahay, di ba? So, tatanggapin ko na lang sana.
Eh, nung makita ko nung dinala ko dito, ba? Sabi ko, ayos dito. Makakaano ako. O, tikita nyo naman, pwede akong maglakad-lakad dito kahit na positive ako, di ba? Nakaka-walking ako. So, ayun. Nawala lahat yung worries ko. Na yung tension ko na, ano, di ba? Gumaan yung pakiramdam ko. Unang araw ko kahapon, unang araw ko kahapon, pag gising ko ng kahapon, gumaan na yung pakiramdam ko kasi nawala lahat yung stress ko. Yun. Ayos. So, ito ngayon, pangalawang araw ko, yung mga kasama kami dito, mga Pilipino eh. Marerelease na rin sila. Pare-parehas kami pinagdaanan. Ang mga case nila, pare-parehas kami na nabaksinan. Tapos nagka-COVID dahil, ewan ko kung bakit, dahil siguro sa vaccine. So, next time na sana bago sila lumabas, maka-vlog muna natin sila. So, makikita nyo yung ano. Yun, parang, di ba? Parang kami nung naglalakad dito, yung nagwo-walking. Dito mo makikita na parang kang nasa zombie land. Ang mga walking, mga dahan-dahan. May pa isa-isang naglalakad. Di ba? Parang mga zombie land. Parang totoo yung zombie. Ngayon. So ayun, papakita ko sa inyo yung accommodation namin, yung binigay na accommodation dito sa quarantine isolation area. Ito yung bila ko. Yan. Yan ang bila. Bila 21. Yan. May kasama ako dito eh, pero ba't wala pa siya? Bila 21, no? May Turkish akong kasama dito. Isa lang siya. Yan. Ito yung salas. Yan. Yung dining. Yan. Isang salas pa. Yan. Merong toilet dito. Guest toilet. Yan. Sa taas. Bakit sa taas? Maraming room doon. Pero dito ako sa baba. Dito ako room 1. So ipapakita ko sa inyo ang aking room. Yan. Hindi talaga ako nagtutupi ng gumot. Gumot ko kasi maliit lang. Ayos nga. Hindi marunong magtupi. Alright. So, ayan. So, yan ang dala-dala kong mga gamit. Makalat pa rin ako kahit na maganda yung tinitiran. Pag ako mag-isa lang. Tapos, ito yung kitchen. Yan. Bago ako, ano nga pala, nag-order ako sa Carrefour ng mga orange. Saka yung ito, itong lemon dala ni Paring Bandong, ni-request ko kay Maring Pipit. Binigyan ako nila Paring Bandong kahapon. So guys, siya nga pala, pwede kaming maglaba dito. Yan. May oven. Tapos, papakita ko sa inyo. Meron ako ditong nagdala ako ng sabon. May sabon panlaba. Ayan, yung lalabahin. Ayan, siya pala. Ito yung aking toilet. Ayan.
Pumili ako bago ako pumunta dito, pumili ako ng Betadine Gargle. Tapos itong sabon na to galing sa hotel sa Windham. Tapos ito galing sa Philippine Airlines toothbrush. Itong comb galing sa Windham. Tapos yan, yung shampoo. Oh, Windham pa yan, Windham. Tapos dito na sabon. Guys, pagkabala yung mga mako-COVID, pagbalak niyo mag-quarantine at magpapaano na kayo. Pupunta kayo sa emergency, papa-ambulance kayo. Siguraduhin yung bago niyo tawagan yung ambulance. Ihanda niyo na lahat ng mga kailangan niyo hangga't maaari. May groceries na kayo na yung mga kailangan niyo na katulad ng orange, lemon, mga ganun. Chinelas, importante. Hindi ako nakapag-ano ng chinelas, guys. Kaya, si paring bandong nagdala ng chinelas ko kahapon. Yan. Ayan, oh. Dala ni paring bandong. Shout out sa'yo, paring bandong. And shout out to my idols, mga idols, Papa Ding TV. And, sino pa yun? Si International Daddy. Laging nagko-comment sa aking vlog. Salamat sa inyo, mga kalupa. Alright, sana mapanood nyo ito. Itong COVID series ko. COVID na talaga to, mga kalupa. It's no joke. Talagang mahirap. Mahirap pala ma-COVID talaga. Nakakatakot. Pero pagka ganito naman ang facility na paglalagyan sa inyo, parang nawawala yung ano. Nawawala din yung sakit. So, si Kabayan, oh. Galing sa recovery yan, interview natin. Galing sa recovery, galing sa hospital, tapos naka-recover na siya. Matagal daw siya sa hospital. Ilang araw ka sa hospital, pre? 11. Tapos doon ka nagmalagi tuloy-tuloy sa hospital? Oo. Oh, kita mo, hirap. Oh. Pakwento nga yung nangyari sa iyo sa hospital, pre. Yung pagka-COVID mo. Actually, nung nasa ano, nasa bahay. Yung kasama ko sa bahay ang doon ako nahahawa. Pagkatapos noon, isang araw lang. Nilagnat ako. Nilagnat ako ng Huwebes ng gabi. Tapos Biyernes, sumakit na mga katawan ko. Tapos yung sakit. Anong sakit? Grabe sakit. As in, yung hindi mo malaman kung saan nagmumula yung sakit ng katawan mo. Ano nga palang pala mo, bro? Leo. Si Engineer Leo. Okay po. Engineer din siya. Apo. So, nung nagsimula na sumakit yung ano ko, yung katawan ko is web. Sabado na. Sabado, kinuha na rin ako ng ambulance. Kasi sabi ng ambulance siya, yun daw case ko is highly severe. Masyadong mataas. Yung variant ng ano. So nung kinuha ako nung gabing yun, sumakit na ulo ko. Ulo ang tinira sa akin, yung kalahati ng ulo ko parang binibiyak. Tapos nung ano, marami testing. Inabot ako ng na CT scan ako sa doon. Tapos MRI, pagkatapos yung kinuhanan ako ng tubig sa buto, bone marrow. Uh-huh. Kasi chinikan lahat yon. Uh-huh. So nung time na yon, nung talagang after 4 days, 4 to 5 days yun yung pinakamatinding sakit ng ulong naranasan ko. Na talagang parang gusto mo lang iuumpog yung ulo mo sa pader at basagin na lang. Parang gusto mo nang bumigay, gano'n? Oo. As in talagang may darating talaga doon sa point natin bilang COVID. Na talagang kala mo yun na yung huling hininga mo. Oo. Kakatakot, no? Oo. Tapos yung sa mga nakasabay ko sa ospital, 70% na ng mga naandun na ICU.
Pasalamat din ako sa Diyos dahil hindi ako nadamay, hindi ako na nasa ICU. Hindi mo nga nasa ICU, tinubo na yun. Talagang tubo. Tapos wala pang chance na, maliit pang chance na mag, ano, mag-survive. Meron akong nakita rin na kabayo natin. Nakalabas na ng ICU. Within 2 days, lalabas na siya. Yun naglara kasi nakaano na siya eh. Nakakahinga na siya ng... Yung oxygen na lang, yun dito na lang. Yung hindi yung pulley, yun dito na lang. So, dalawang araw na lang, sabi ng doktor, makaka-recover na siya. Eh, inabot naman ng stroke. Naku. Namatay. So, yun lang hindi ko lang alam. Pero nung nakita ko siya, nung huli ko siyang nakita, as in talagang... Gulay. Gulay na siya? Gulay talaga. Yung kahit anong ano, hindi siya nagre-response. Ano yun, engineer din? Yun, hindi ko lang ano. Kasi nung nakita kami, medyo nagpapa-recover pa lang siya. So, hindi pa siya nakakapagsalita maayos eh. Walang eh. Nakatakot talaga itong COVID nito, no? Yun yan, sabi nila na COVID-COVID lang, pero matindi. Matindi? Actually, nung nakarecover ako sa ulo, no, nawala na yung sakit ng ulo ko, pero bumabalik-balik pa rin. Pagkatapos ng gumamit ng ulo ko, sumakit naman yung likod ko, tsaka yung dibdib ko. Doon naman nalaman na meron naman kong pneumonia. Naku. Pneumonia naman lumabas. So, sa awa ng Diyos ngayon, nagpapagaling na lang. Nagpapalakas. Pero yung pulmonya daw, is hindi daw kaya ng, sabi nila, it will take week, 2 months. Oo. Para makarecover ka. Yung poly. Ubo. Poly tagal recovery. Talaga yan, ubo. At kailangan din daw ng supplement, yung mga vitamins. Oo. Kasi kung hindi ano na supplement at vitamins, mahihirapan yung katawan. Meron ka bang mga orange juice dyan, pre? Meron naman. Kasi pwede naman magpa-deliver dito sa atin. Yun naman ang kagandahan dito sa facilities natin. Oo. Pwede ka magpa-deliver. Oo, meron ka ng mga lemon juice. Mga, meron. Oo. Yun din na yun. Orange juice saka lemon juice. Kaya lang, siyempre, galing tayo sa sakit, galing tayo sa ospital. Wala pang panlasa. Tsaka yung kahit ba anuhin mo. Parang mapait. Oo, dahan-dahan pa. Parang ayaw mong kainin, ano? Ayaw mong inumin. Na sa panlasa mo, hindi pwede, pero sa utak mo, kailangan. Oo. Yun lang ang naano mo. Kapag tinake mo, parang masusuka ka, ganun. Di ba? Pero sa utak mo na lang na kailangan mo, kailangan. Oo. Dahan-dahanin. Oo, yun nga. Ayos ka, Engineer Leo. Thank you po. Thank you. Ibablog ko to, i-ano ko sa Facebook. Sa YouTube. Sige. Si Engineer Leo. Okay. Thank you. Ayos. So guys, doon muna tayo sa update na yun. And more to come. Marami pa tayong interviewin mga kabayan natin na na-COVID. And baka yung ibang lahi, makausap din natin. Hi. Alright. See you guys. Bye-bye. Love you all.